Hi guys! Ako lang to, ang inyong simpleng buhay! Oh yeah! Ito na naman tayo sa OA na tawa na to eh. Bakit kasi nawala na yung tawa ko dito? Yung ginagamit kong tawa, nawala na. Nagsawa na yata. Anyway, pagkatapos ko kanina ng maga mag-video ng mga nagparada ng mga estudyantes at sa iba't ibang school, mula sa iba't ibang school kaninang maga, ang aga-aga kasi dumaan sa bahay, ang ingay, nagising ako, ginawang alarm clock, kinig na kinig sa taas, kaya naman, bumaba ako para videohan sila. And then, alas 9 ng maga, naisipan namin na pumunta dito sa Ginyangan, Quezon. Alam niyo ba kung saan tayo pupunta? Tara, sasabihin ko sa inyo mamaya sa dulo ng video kung ano bang lugar ito. Bago ang lahat, kailangan muna natin maglahat ng mga 30 minutes bago doon sa destination natin. So kailangan natin mag-warm up ng walking-walking para na rin tayo nag-hiking kasi dadaan tayo sa basta. Naglagay din ako ng tissue para tandaan na pagbalik namin na hindi kayo maligaw or meron kasi kaming kasama na nasa likuran na mabagal kaya naman nilagyan ko ng palatandaan para alam nila kung saan kami lumiko or saan kami dumaan kasi medyo nakakalito, medyo nakakaligaw. Anyway, guys, bago kayo pumunta dito, kailangan nyo ng tour guide kasi malayo ang walking-walking or lahat. Ang bagal nila kaya. Ayan, pinigilagyan ko ng dalawang tissue. Anyway, yung tissue po yan ay mabilis ma-dispose or natutunaw kaya wala pong problema sa kalikasan. Hindi po yung plastic. Madaling matunaw. Hindi nga pwedeng ipang-ingaw. Char! sa mga nagbabalak maga, anong tawag doon? Hiking, kung hindi pa familiar ang lugar, tapos may mga kasamahan, gawin din yung ginagawa ko, maglagay ng mga palatandaan para alam kung saan sila doon pupunta or dadaan para masundan nila yung palatandaan. Para pagbalik nyo, alam nyo din kung saan ang kayo ng galing. Para hindi kayo nabiligaw. O, di ba? Yung mga nagbablock pumunta dito, kailangan ready kayo maglakad. Huwag na kayo magdala ng mga kung ano-ano mga gamit. Basta, kasi may mga dadaan na kayong ganyan. Tapos, may mga bangin, hatulad nito, yung masukal. Kaya importante talaga may tour guide kayo pupunta dito. Anyway, yung tour guide po is 200 pesos. Para sa kanila po yung para sa abala nila at para sa pag-guide sa atin. Nakita ko dito, ang ganda dun, no? Dun pa lang sa side na yan. Ang ganda. Pwede ka na maligo dyan. Yun nga lang. Medyo malalim yata yan at saka mapilis yung tubig. Madadala ka dyan. Pero ang the best, ang ganda. Punta tayo dito sa may tubig mismo kasi dadaanan na mismo natin yan. At ito na nga yung ilog. Ayan. Pwede ka diyong mag-slide-slide para pagdating mo dun sa dulo. Ewan ko po ano mangyayari sa'yo. Ang ganda, oh. Ang ganda, ang linis, oh. Tapos, siguro malalim niya. Pero ang sarap niya ang kumalakas ang loob mo. And then, tuloy-tuloy tayo. At may narinig ako na medyo malakas ang hampas ng hangin at ng mga tubig. Wow! Hindi ko napansin bakit stop sila dyan. At ayun na nga, Nakikita na ang in. Wow! Alam mo, napa-speechless ako. Tapos, napatunga nga ako. Wala akong ibang sinabi kundi, wow! Wow! Ang ganda! Tingnan nyo naman, guys. Ito na yata yung pinakamataas na waterfall dito sa Quezon. At saan? Aside sa Mindanao. May napuntahan ako doon sa South Cotabato. South Cotabato. Sa Seven Falls. Ang taas din ang falls doon. Tapos dito, meron din palang mataas na falls dito. Ang dami kong napuntahan mga falls dito sa Ginyangan. Pero ito yung pinaka-the best. Yung tipong naglakad ka. Tapos makikita mo yung worth it ng pagod mo. Kasi tingnan mo naman yung falls, oh. Kita mo yung tao, yung kasama ko. Sobrang liit na. Kasi sobrang taas. Sa personal po, sobrang taas. Sobrang the best. Sobrang ganda. Tapos, ayun na nga. Sobrang lamig ng tubig. Pati yung hangin, yung hampas ng hangin niya. Yung
yung moist niya, mababasa ka rin talaga ng moist niya. Sobrang lamig. O, ayan, nating ninyo. Sobrang liit na ng kasama ko. O, di ba? Kung gaano, imagine nyo kung gaano kataas yan. Kung gaano kalaki yan. Hindi na rin nakatiis ang kasama ko. Ayan na, nag-swimming na. Hindi in-expect. Malalim pala. Sobrang lalim pala yan, guys. Kaya ingat-ingat po, ha? Tapos ako naman, hindi ko rin na natiis. Napuntahan dito sa kabilang side na to. Para makita yung ano, yung park na yan. Kasi dalawa yung kanyang ano eh. Dalawa yung kanyang malalim eh. Isa doon sa may binagbagsakan ng tubig. At sa pahalawang side na binagbagsakan ng tubig din. O, eto o. Panuorin nyo. Kung mapapansin nyo, inikot ko yung camera at nasa taas ako. Makita ko dito sa may taas, guys, kasi hindi naman siya dumaldulas at saka nag-iingat naman ako. Yung kilos ko eh, syempre may kasamang pag-iingat. Ang liit na nila, oh. At medyo nga nainggit na sa akin at gusto din sumunod dito. Akala ko kung sino at anong ginagawa mo dyan, kuya? It's a way parang langgam na nakaupo. Ah. Promise, mga meses, sobrang ganda dito. Sulit at sulit. Imagine mo, late ng tingnan ng tao. So, sobrang laki ng force at sobrang taas. See? Since hindi kami preferred, akala namin ni malapit la, nauhaw ako sobra. Buti na lang pag-akit ko dito sa may bandang taas, mayroong hukay at malinis naman yung tubig na lasong mineral. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip na uminom kasi uhaw na talaga ako. At syempre, dalis ko muna yung mga latak-latak at mga dahon-dahon bago ako ininom. Ang sarap kaya, uhaw na uhaw ako eh. Tapos yung isang kasama ko, ayun no, nandiliit. Nagbabalak pa yata umakyat doon at tumalon na akala yata niya eh, kakayanin niya. So, sobrang taas niya, naiwan ko lang sa'yo kung kayanin mo. At pagbagsak mo, eh, ewan ko lang kung makakauwi ka pa. At lahat nga kami, nauhaw. Kaya naman nagsipagayahan. Sabi ko kasi may tubig dito malinit at lasang mineral na pwede namang inumin. So, ayun, uminom din siya. Wala din kami dalang pagkain, tsaka kahit anong inumin. Tapos itong dalawang kasama ko, eh, kung ano-ano mga ginagawa. Akala yata, eh, maganda ang kanilang ginagawa, J.I. At gusto pa talaga pumunta doon sa mataas at gustong tumalon. Once in a lifetime lang daw nila makakita ng ganda kataas na falls o waterfalls. Kaya naman, eh, sinulit-sulit talaga nila. Oh, imagine mo, ayan na. Videohan ko daw or picturean ko daw sila. Ginawa pa akong cameraman. Ay, sorry, camera girl. At ayun na nga, nagbabaan na sila para maligo doon sa baba. At ako naman, hindi ko alam kung paano ako bababa. Aw, ako camera. At dito sa ibang mamba, sa baba na ito, ayan na. Parang gusto mong magpadulas, ang nando sa ilalim na yon. O, diba? Mula doon sa taas ng falls, ayan, pababa, downs, doon sa pangalawang maliit na falls, doon pwede maglangoy na maglangoy na maglangoy kasi sobrang lalim. So, be careful guys, ingat sa paglalamoy, ha? Lalo na kung wala kayong tour guide. Importante talaga may tour guide. And yung tour guide po si Kuya ay taga rito. At bigyan niyo na lang ng 200 pesos para sa kanyang abala. Tumalo na yung kasama ko. Ayun na nga, in-enjoy na. At tapos na kami, kailangan na namin mag-impake at bumalik. So, ang lugar po ito ay, sa mga nag-aabang at sa mga nagtatanong kung anong lugar to, ito po ay Hinabaan Falls ng Ginyangan, Quezon.